Magandang araw sa inyo, mga kaibigan. Ako po si Dr. Roy Tolentino sa akong surgical oncologist. Ako po ay isang researcher, lecturer ng COVID at chairman ng isang medical school sa Department of Surgery. At ako po ay magbibigay ng aking reaction video dito sa latest na video ni Ron Samaniego. By the way, you know, a little background, kasi nakablock ako sa anya eh, sa kanyang messenger. So nagpadala ako ng kaibigan na mag-message sa kanya para kausapin ko siya about mga issues sa Pilipinas, about health, no, et cetera, et cetera. Kaso napagalitan pa yung kaibigan ko, no? Kaya yung sasabihin niya dito sa unang part, ang dinidescribe niya yung message namin sa kanya. Umpisa na natin. Kasi hindi po nakakilala kay Dr. Don, siya ay isang physical therapist. Nasabi niya, doctor daw siya, no? Of physical therapy. Tingnan natin kung sasabihin. Good evening everyone, this is Dr. Ron from Biran. Maraming tinamaan ng mga doktor sa Pilipinas dun sa mga sinabi ko kanina, no? Yung mga doktor na nangungupit, yung mga doktor na puro studies ang alam, yung mga doktor na puro studies. By the way, ano, sa medicine, kailangan mo ng studies para maging tama ang yung pagdedesisyon sa pagtitreat ng mga pasyente. Si Dr. Ron, o si Ron na lang, Ron Samaniego, ang sabi niya, hindi kailangan ng studies, hindi nga daw siya naniniwala sa p-values. Ano? Statistical value yun, napaka-importante yun para malaman natin kung ang isang study ay significant o hindi. Statistics ang alam, di ba? By the way, nagtuturo ako ng statistics. Kaya nakakaalam ako ng mga studies. Nakatawa kasi, itong mga doktor na to, sabi ka, kawawa daw ako kasi hindi daw ako naniniwala sa statistics. Ako yun. Ako yung nagsabi na yun. Kasi bilang doktor, nakakaawa na hindi ka naniniwala sa statistics, which are valid studies na ginagamit nating mga scientific people. So ano ang ibig sabihin nun? Scientific ba siya o hindi? Kasi sa kanya, mas importante observation, which is not very much acceptable. Kasi marami pang higher form of studies eh. Statistics. Hindi ako naniniwala sa statistics. Hindi lang ako naniniwala sa statistics na nilalabas ninyo. Hindi ako naniniwala sa statistics na nilalabas ng DOH. Hindi ako naniniwala sa numbers na nilalabas at pinaniniwalaan yung mga doktor. By the way, yun ha, yung hindi niya paniwala, let us respect him. Kasi kanya-kanya tayo ng knowledge, education. So, let us respect Ron sa paraan na to, no? Diyan sa Pilipinas. Ito na to sa inyo, mga doktor, kayo mga troll na doktor dito sa page ko, no? Tandaan nyo, page ko to, nagka-troll kayo. Gagamit kayo ng mga tao na, uy, ano, Doc Ron, pwede ka bang ma-interview sa YouTube? Yan. Ako yun. Pinadala ko yung aking friend na mag-message sa kanya. Para magkaroon tayo ng healthy at friendly discussions. Ganun nyo ako yan. By the way, ako kung mag-uusap kami ni Ron, hindi naman ako magbabash o something. More of scientific na usap. Kaya approach eh. Kaya lang hindi nyo naiintindihan, gamit na yung linyang yan. Hindi ako basa-basa nagtitiwala sa mga tao na lumalapit sa akin na, Doc Ron, pwede ka ba ma-interview, Doc Ron? Pwede ba ka makausap sa ganun? No! No! Hindi ako basa-basa makukuha sa ganyan. By the way, kung hindi siya makukuha ng ganyan, ang aking presumption, ano, so galangin nyo din ako, ang aking presumption, takot siyang humarap sa akin. Diba? Sabi niya, siya ang pinakamagaling na doktor, walang tatalo sa kanya na doktor. Bakit siya matatakot sa akin? Hindi pa niya ako kilala. Bakit niya pinresume? At siya nag-presume na gagawin ko siya ng kalokohan sa interview. Diba? Unless nakatrabaho ko na kayo before, at least, unless nakausap ko na kayo before at nakita kong okay talaga. Sige, respect na lang natin, no? Kaya kayo kausap, hindi nyo ako makukuha sa interview sa YouTube, sa Facebook, and all that shit. Okay? Dadaan nyo pa ako sa doc-friendly discussion lang with the previous doctor of oncology. Ako yan. That's me.
ano siya, 1998 siya ang presidente ng oncology, ganyan ng Pilipinas and all that shit. Hindi niyo mayadaan sa ganyan. Kahit paandaran niya ako ng... Ang aking dating kasi sa akin, natatakot siya sa akin. Mga credentials ninyo at mga na-attain ninyo sa buhay at sasabihin niyo pa, Doc, friendly talk lang to, friendly talk. The moment banggitin niyo yung friendly talk na yan, alam ko na may motibo kayo. Di ba? Ito. Ulitin ko, hindi ako naniniwala sa statistics, hindi ako naniniwala sa studies, hindi lang ako naniniwala sa studies na nilalabas sa mga doktor, ng mga pharmaceuticals, nunawaan natin, ano, kasi hindi naman siya doktor eh. Kaya hindi niya naiintindihan siguro yung mga studies ng mga medical institutions. DOH, WHO at CDC. Hindi ako naniniwala sa statistics na nilalabas ng mga yan. So, ang point ng video ko kanina is, kahit anong statistics ang ilabas ninyo, mananalo pa rin ang katotohanan, yung facts. Ano ba ang nangyayari ngayon? Ano ba yung clinical practice na nag-a-apply sa clinical ngayon, sa panahon ngayon? Ano kong daldal? By the way, no, hindi ko malagyan ng ano yung mukha ng anak eh. Anyway, wala mo sinasabi, no, di ba? Sinasabi. Di ba? Sabi ni Doc Ron, Doc Ron, si Banat Bayot, hinahunting ngayon ang ibang taga-Tondo, naghahamon daw ng suntukan si Banat Bay. May sumagot, ano sagot? Hinihingi yung address niya para puntahan siya, nagtago. Tapos magsalta sa vlogs niya. Ingat lang tayo sa pag-iingat lang tayo sa pagsalta sa vlog kasi pwede tayong ma-libel diyan. Delikado. Pero support talaga. Guys, tandaan niyo yung mga vloggers ngayon, matatapang sa ganito. Ako matapang ako, kaya kong harapin si Ron eh. Siya ang ayaw niya. Tapang sa ano, pero pag hinarap mo, hindi makaharap sa iyo. Gusto ko nga ang harapin, pero ayaw niya humarap sa akin. Natatakot yata. Yata ah. Huwag na duwag. Keyboard warrior, mandarigma lang sa likod ng keyboard. Pero sabihin mo, makita tayo, magdebate tayo, magbangga. Ayan, no? Hinahaman ko na nga siya ng debate eh. Ba't ayaw? Ayan tayo. Walang matalinong isasabi yan, walang matalinong isasagot yan. Si Bayot Bay, aka Banat Bay, Diyos ko po, bayaran ng Duterte administration yan. Diba, kumikita yan sa vlog kasi ginamit yung influence ni Mocha Uson kasi nung panahon na manager siya ng Mocha Girls, ginagamit niya yung influence. Anyway, bago tayo malayo, guys, nakikita nyo naman, di ba? Ramdam nyo naman. Taas yung kamay nyo. Ramdam nyo naman yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. Oo, ramdam na ramdam ang maraming nade-depress, maraming nagkakasakit, maraming walang pera, maraming naapektuhan ng negosyo. Di ba? Ako, amin ko, naapektuhan din ako. Pero ang atin dyan, may silver linings naman yan eh. Hindi naman porke nagkaroon ka ng problema, ay kailangan matuto tayo sa problema para maging maganda yung kinabukasan natin. Diba? Sometimes we have to fail para next time, alam natin yung gagawin natin. Ramdam nyo yung oppression, ramdam nyo yung kawalan ng human rights, ramdam nyo na walang freedom sa Pilipinas. Ramdam nyo, diba? Ako, yung freedom, na sinasabi niyang freedom, naman akong problema sa freedom ko. Siguro ibang tao nakakaramdam. Restricted lalo na yung mga walang bakuna. Restricted. So, tama naman si Ron dito. Meron mga taong restricted ang galaw. Ano pa mang kailangan natin i-studies dyan? Ano pa mang statistics ang kailangan gawin yan? Kailangan pa ba natin kunin yung Philippine Statistics Authority para lang gawa ng statistics na nade-depress ng mga Pinoy at mga Pinoy ay hindi na happy sa nangyayaring lack of freedom sa Pilipinas? Kailangan pa ba natin ang numbers? Ramdam naman natin. Yan naman ang katotohanan na nakikita natin. Di ba? Kahit ano pang studies ang ilabas, hindi mananalo yan sa katotohanan na nangyayari before your very eyes. Yung nakikita nyo, By the way, hindi siya naniniwala sa DOH, ano? Kasi ako bilang doktor, naniniwala ako sa data ng DOH. Kanya-kanyang paniniwala. Nakikita ng madlang people, di ba? Yan ang basihan. Ano ba talaga nangyayari sa Pilipinas? Ano bang ginagawang katarantaduhan sa amin? Yun ang mananalo, walang studies
na mananalo sa actual at actual na clinical practice, actual na event. Walang mananalo na studies. Kahit ano pang studies sa ibeto nyo, mga doktor, kahit paano pang studies sabihin nyo sa mga doktor. Na... By the way, yung studies, importante yan, especially sa pag-treat ng COVID. Nalalaman ng doktor kung ano yung effective, ano ang hindi effective. Alam ng doktor ano yung nakakahaba ng buhay at hindi nakakahaba ng buhay, hindi nakakatulong sa survival ng pasyente. Importante ang research, maniwala kayo sa akin. Nag-cite na rin ako ng studies about JAMA na pag tumalong ka sa aeroplano na walang parachute, pwede ka mamatay. Ano yung common knowledge naman yun? Anyway, dapat sinabi ni Doc Miron kung anong-ano yun, anong journal, anong year, anong in number, di ba? Ginawa na studies ng Journal of American Medical Association, aka JAMA, na pag tumalong ka sa aeroplano na walang parachute, pwede kang mamatay. Studies yun. Diba, study yun? Ba't ginawa yun? Kasi common sense and factual events, actual and factual events, would trump any studies, any numbers na ibato ninyo. Kahit ano pang statistics dyan, hindi mananalo yan sa totoong pangyayari. Hindi yan mananalo sa totoong experiences ng mga tao na nakaranas nun, obviously. Kaya tayo mayroong mga lockdown, meron tayong granular lockdown. It's because of statistics. Kung walang statistics na ginagamit sa Pilipinas, bilang doktor, ang iisipin ko dyan, mas marami ang magkakaroon ng COVID, mas marami ang mamamatay kung walang ginamit na statistics. Very important ang statistics sa buhay natin. At hindi nyo pwede sabihin fake news yun. Kasi actual nakaranasan ng mga tao yun. Actual na nangyari yun. Wala kayo dun. Diba? Pag sinabi nung isang tao na yung nanay ko nagpabakulam, nakomplete bakulam, kinabukasan patay, o next week patay. Diba? Hindi niya kiniklaim. Okay, ganito no. Namatay. After bakuna, dapat alamin natin kung ang cause of death ay dahil sa bakuna. Diba? Parang ganito yan eh. Isang tao kumain sa isang sikat na burger store at after 2 days namatay. At ang ibig sabihin ba ay masama yung burger store na nakainan niya? Ganun din yun. Dapat meron tayong basihan na totoo na maaaring yung pagkamatay ay galing sa bakuna, di ba? Hindi niya kiniklaim na namatay siya sa bakulam, pero chances are doon na nga siya namatay, di ba? Okay, chances are. Sa medicine, hindi pwedeng chances are. Kailangan may facts yan. Hindi pwedeng manghula tayo ng mga nangyayari, no? O i-associate natin ng isang bagay without any investigation. Hindi pwedeng, pumasok lang sa utak natin, associate natin, hindi ho ganun ng medicine. Anyway, siro naman, di naman siya medicine. Pagbigyan na natin. Hindi na nung araw na yun, namatay nanay ko kasi nabakulam. Chances are, kung wala naman talaga symptoms yan, 30-something years old, walang history ng heart problem, all of a sudden, namatay sa stroke, namatay sa blood clot, kasi nagpabakulam, the only history is bakulam. Ano pa bang iisipin ninyo? Isipin natin, paano kung hindi naman dahil sa bakuna? Diba? Tinatakot natin ng tao. Yung pala, hindi naman pala dahil sa bakuna. Doon nyo gawang kaya ng study yan. Bakit ngayon? Sabi niya, yun ang gawa ng study, no? Ba't ngayon, naniniwala na siya sa study? Gulo, no? Ito sa mga doktor dyan sa Pilipinas na nagmamagaling at nagyayaba, nagtotroll sa page ko. Bakit hindi nyo gawa ng study yung rampant na kurakot na ginagawa ng kahanay inyong mga doktor sa PhilHealth, sa DOH, pagkoconvert sa COVID kahit hindi mang COVID, ba't di nyo... Okay, pwede namin gawan yan. Ako, sa tingin ko, pwedeng gawan ng study yan eh. Pero Ron, bigay mo sa amin ang mga pangalan. Kasi sabi mo, may corruption. Okay? Tanungin mo yung mga kaalam sa Pilipinas kung sino-sino yung mga yan. Gawan natin ng study siguro. Pwede naman. Or investigation, gawan mo ng pangalan. Hindi kayo masama yung pangalan. Paano kung chismis yan? Gawa ng studies. Total may hindi kayo sa studies, di ba? Ba't di nyo gawa ng studies yun? Pero ayokong gawa ng studies yun. Ikaw na lang ang gusto mo. Tulungan kita. Busy ako.
Di ba? Sampal ko kaya sa pagmumukha nyo, yung mga storya, yung mga pictures, yung mga profile ng mga taong namatayan dahil sa bakulam na yan. O, kita mo. Ang nangyayari dito, we are believing that she's missed. Yan ang problema. Eh, alam mo naman ang doktor, basta pag medicine ang pinag-usapan, mahirap ang chismis, basta-basta. Di ba? And kausapin nyo kaya yung mga taong yun. Sasabihin nyo sa ala, hindi namatay sa bakulam nanay mo. Meron tayong mga ahensya na pwede mag-investigate. Pwede naman nilang i-report yan eh. By the way, no, kung meron kayong namatay na pasyente, pwede nyo ilapit sa mga doktor na kakilala nyo para ma-investigahan kung ano yung cause of death. Ewan ko lang, hindi ka masapak. Subukan nyo. Gusto nyo, ano, game? Game? I challenge you. Okay. Kaya nyo? Kaya. Basta sabihin mo lang sa amin yung mga pangalan, hindi report natin sa DOH, tingnan natin kung ano-ano. Makipagtulungan ka sa amin mga doktor, bigay mo yung mga pangalan ng mga tao na yun, isubmit natin sa DOH para maimbestigahan. Ganun lang naman ang buhay. Huwag tayong presume ng presume. Puro kayong dakdak eh. Wala naman kayong sinabi. Okay, between the two of us, alam ng tao kung sino mas madakdak. No comment. Maganda eh. Puro kayo. Ayaw, kami yung mga doktor dito. Ano ngayon kung doktor kayo? Hindi kayo expert. Ikaw ba yung doktor din? Ikaw ba yung... Between the two of us, I am sure mas expert ako sa'yo, Ron. Dahil ako yung doktor, ikaw ay PT. So between the two of us, ako ang mas expert. Sana maintindihan mo yun, ano? Ilagay mo sa kukote mo yun. Okay, hindi ko minamata ang mga PT, no? Pero si Ron, between the two of us, kung medicine ang pag-uusapan, kung COVID, mas magaling ako sa kanya. Hindi kayo expert! Okay, expert? Hindi ako expert na expert, pero mas magaling ako sa iyo. Doktor ka, doktor, gumagawa ka lang pagka-doktor, pero hindi ka expert! Nagtataka ako, no? Kaming mga doktor daw dito, hindi expert, pero siya na hindi expert sa salita ng salita. Di ba? Nakakatawa. Talagang nakakatawa tong si Paring Rod. Tawa sa inyo kung sino pa yung retarado, sila pa yung ganyan ng ganyan, wala naman sinasabi. Retired na kayo, tumigil na kayo. Di ba? By the way, hindi pa ako retired. Very active ako sa practice ko. Nakakatawa. Feeling authority kayo, mga doktor kayo. Siyempre, doktor kami. Ang pinag-uusapan dito, medicine. Hindi dito pinag-uusapan ng rehab. This is our world na may nakikialam na physical therapist na dakdak ng dakdak. Mas magaling kami sa iyo, Rona. Although baka may mas magaling ka sa ibang doktor, possible, hindi ka man inaanin eh, dini-discount. Kasi alam ko naman, mahilig sa research. Wala kayong authority. Diba? Total, naglalaitan tayo dito. Nilalait nyo. Lalaitin ko rin kayo. Graduate lang kayo sa Puchu-Puchong School. Ako po ay graduate ng Lasal. Ano? Hindi naman ito Puchu-Puchu. Kung ano man. Yun ang masabi ko. May magagaling akong kaklase. Nasa Amerika. May kaibigan ako sa UST na magagaling. UERN, UP, PLM, Fatima, FEU. No, ang daming eskwelahan magaganda sa Cebu, sa Davao. No? So hindi putyo-putyo 'yon. Sa Pilipinas. Sabi niyo, oh, graduate ko kaya sa UP, sa UST, Ateneo, Lasal. 'Yan. Di ba? So, Lasal kaya tayo. Sabi niyo, graduate kayo sa mga school na 'yan, putyo-putyo lang 'yan. Di mo? Para sa akin ano, this is a very bad attitude of bad mouthing people. This is ano, huwag niyong gagayahin itong ganitong klaseng pag-uugali. Ano? Pero ay, siyempre, as a tao, I respect Ron. Yung pagsasalita niya lang hindi ko gusto. Huwag niyong gagayahin yan kasi mapapahama kayo later on yan. Paano pagbalik niya sa Pilipinas, magkasakit siya, sino kayang gagamot ng doktor sa kanya kung ganito ang mga videos niya? Parating sa international market, putyo-putyo lang yan. Parating niyo dito sa Amerika, tagapunas lang kayo ng puwet. Okay, tigil na natin to, no? Kasi mga trash words na itong nadidinig ko eh. Hindi maganda sa tenga ng isang normal na tao. Yun lang ang masasabi ko. Kaya tigil na natin to. Ang masasabi ko lang, takot siyang humarap sa akin. So huwag siyang magdadakdak.
parating nyo to kay Ron na hinahamon ko siya ng usapan, sinabi ko naman, with respect, hindi naman kami mag-aaway, pero ayaw niya. So, ganoon na lang ang ano natin, ang buhay natin. Kung ayaw niya makipag-debate, pero kanina, gusto niya makipag-debate. Ako na nga lumalapit sa kanya, ayaw niya. So, ano yung sabihin? No? Takot siya sa akin. So, Ron, kawawa naman yung ano mo, yung isang website mo, ano ba yun? Dr. Ron ng Malakas, wala na. Siguro may nag-report. Hindi ko alam kung tinanggal mo. Pero yung iba doon, masasabi ko sa'yo, libelous na yung mga pinagsasabi mo doon. Sige, bye na.